Hello, what's up mga Kerp? Welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa Philippine Arena dito sa Latagan ni Jacob Apparel and Bike Accessories. Ayan, so sa mga pupunta ng Philippine Arena, yan, huwag kalimutan dumaan dito sa Latagan ng Bike Accessories. Siyempre, malay mo, makita mo rito ang forever mo, hindi este. Makita mo rito ang mga matagal mo nang hinahanap na bike accessories, bike parts. Ayan. So sa video ito mga Kerp, ipapakita ko lang sa inyo yung limang bike essentials na dapat meron ka kung ikaw ay merong bike or ikaw ay nagbabike. Ayan. So bago ko simulan, syempre mga Kerp, para sa mga bago lang sa aking YouTube channel, gusto ko lang magpakilala. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike related video. So nagbabike check tayo, nagbabike tour, nag-unboxing ng bike parts, and kung ano-ano pa. Ayan. So ano pa inintay natin mga Kerp? Tara! Simulan natin ang ating 5 bike essential or bike essential accessories. So okay mga Kerp, simulan natin. So dito tayo sa number 1 bike most essential. So sisimulan natin syempre sa ating hand pump. So may re-recommend ko sa inyo mga Kerp, syempre dito sa Jacob and Bike Accessories, ang GU hand pipe. So napakaganda nito. Kasi naka-double purpose na siya. Pwede siyang shredder. Parang si Shredder lang mga Kerp. Ayan. Shredder, saka si Presta valve. So, pwedeng-pwede ito. Mahihiram ito ng mga road bike or mountain bike. So, papalitan mo lang yung kanyang pinakaulo dito. And, syempre, meron siyang tornilyuhan para mailagay mo siya sa iyong battle cage mount. So yung mount na nakikita natin sa mga frame. At the same time mga Kerp, meron siyang strap para mas safe mong mailagay yung iyong hand pump. So hindi siya babagsak kasi meron siyang strap yan. So double purpose na yung lock niya. Meron siyang lock dito na isa, pinaka handle ng pump. At the same time meron pa rin siyang lock na strap. Ayan. So ito yung number 1 para sa akin. Siyempre, ang number 2 ko, yung kapartner ng ating hand pump. So, kung may hand pump ka, dapat meron kang patch kit. Yan. So, ang patch kit, napaka the best nito. Mas malaki, matitipid mo. Bumili ka nito. Ayan. So, nagkakalagay ito ng 50 pesos dito sa Jacob and the Bike Accessories. Dito yan sa Philippine Arena. So, 50 pesos lang, meron ka ng patch kit. Kesa naman magpapavulcanize ka. Ang vulcanize ngayon, hindi ko alam. Parang nasa 80, 60 pesos, 100 pesos. So, kung bibili ka nito, maraming laman ito. So, may kasama siyang pangsikwat ng gulong. Meron siyang pangsikwat, dalawa. Tapos, meron siyang rubber solution or rugby. Tapos, meron siyang pangkiskes. At the same time, meron siyang kasama ang 2, 4, 6, 8 patch. So, kung magpapavulcanize ka, 8 patch, times 6, tabi na natin 60 pesos. So, abutin ka ng 300. So, mas malaki matitipid mo kung meron ka nitong patch kit. So, 50 pesos. Ito, kung hindi ako nagkakamali, nasa 250 pesos ang kanilang GU pump. Ayan. So, ito yung number 1 at number 2 bike most essential para sa akin. Ayan. So, punta tayo ngayon mga Kerp sa number 3. So, number 3 natin, syempre, ang tail light. Ayan. So, safe dapat tayo pag nagbabike tuwing gabi. So, mayroon tayo ditong Comet na USB rechargeable tail light. So, 100 lumens ito mga Kerp. So, pag binuksan mo ito, syempre, makukita mo yung pinaka headlight niya, o yung pinaka tail light niya. Meron din siyang kasamang micro USB charger. At the same time, meron siyang kasamang strap para mailagay mo sa iyong seat post. Yan. At the same time, yung ilaw nito mga Kerp, kung hindi ako nagkakamali, 6 modes. So, kanina binubuksan ko ito, akala ko low bat. Yung pala, hindi lang ako sanay gumamit. So, ang paggamit nito mga Kerp, ECO hold mo yung button sa may bandang upper part ng ating tail light. So, meron tayong 1 mode, 2 mode, 3, 4, 5, and 6. So, sa pagpatay, steady mo lang din ulit.
So ganun lang siya papatayin. And then charger niya nasa likuran, kagandahan nito mga car, meron siyang rubber cap. So hindi siya agad-agad mababasa kasi meron siyang takip na goma. Yan. So Comet ang ating tail light. Yan. So sa Comet tail light, nagkakalagad to mga car dito ng Sir Jacob, magkano sa Comet? 200 mga car. Ayun, napakamura dito mga car. 200, meron ka ng taillight. Comet to mga karpa, Comet. So magandang klase ng ilaw yan. So that is our top 3 or number 3 bike most essential. Doon tayo sa number 4 bike most essential. Siyempre ang ating headlight. So kung meron kang taillight, dapat meron kang headlight. Ayan. So para kitang kita ka pag nagbabike ka sa dilim. Yan. Sa mga mahihilig sa matitilim dyan, kailangan nyo syempre ng ilaw. So dito sa MacPally ba ito? MacPally, bahala na kayo kung anong gusto nyo i-pronounce yan. Ayan, MacPally. Syempre ito lang yung makikita nyo dyan. Yan, itong pinaka-headlight niya. So kung magtataka kayo bakit wala siyang kasamang cable, eto, magugulat kayo. Promise, nagulat din ako. Wow. Yan. USB na siya. Yan. So, USB ang pag-charge niya. Sasaksak mo ito sa adapter ng iyong cellphone o kaya sa PC, kung gusto mo, sa laptop, may charge mo na siya. Kasi USB type siya. Yan. Siyempre, may cover siya para hindi siya mabasa. And then, siyempre, meron again na rubber cap. Ito, ilalagay mo sa iyong handlebar. And ganun pa rin ito mga ka-erp. Itong MacPally naman is meron siyang mode. 5 modes. Ayan. 1, 2, 3, 4. 4 lang pala. 4 modes. Ayan. Yung steady. Tapos mahina na steady. Blinking na mabilis. Tapos blinking na mabagal. Ayan. So kung ako gagamitin ito, itong steady light ang gagamitin ko. Ayan. So ang lakas nito mga ka-erp. Ayan. USB. So 180 lumens ito mga ka-erp. Ayan. So kitang-kita ka nito sa dilim. So meron tayong top 4 or may yung aking number 4 most bike essential. Ayan. So nakaka-apat na tayo. And syempre ang ating pang-anim ang interior ay pang-lima pala mga ka-erp. Interior. Ayan. So syempre dapat meron tayong extra interior bukod sa patch kit. Kasi minsan nasisiraan tayo ng gulong talaga, as in sira talaga, wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Ayan. So hindi nakakayanin ng patch kit, kaya dapat meron tayong kasamang or meron tayong dalang interior. So ang black cut nila dito mga Herb is 120 pesos. Ayan, so 28.29 na 1.95 by 2.125. Ayan, so nakalimutan natin sabihin, MacPally natin mga Herb is 220 pesos. Kita nyo naman, napakamura, di ba? Ayan. So dito tayo ngayon. Ito extra mga Herb. So kung may extra budget kayo, syempre bili rin kayo ng multi-tools at chain cutter at syempre yung lubricant. Ayan, pampadulas ng inyong kadena. Ayan, kung ano-ano iniisip yung pampadulas, ayan. Pampadulas to ng kadena para hindi kalawangin ang inyong kadena, para hindi kayo bumili ng bagong kadena. Ayan, ito yun. So, sa Cefal na Pro Lube Bike, nagkakalaga to ng 50 pesos dito sa Jacob Apparel and Bike. 80, mga ka-erp, 80. Ayan, nagkamali tayo. 80 pesos. Ayan, napakadami na nito. Hindi mo mauubos to. Malamang makaubos nito yung mga kasama mo sa magbabike. Ayan. And syempre, multi-tool. Ayan, at extra lang natin to mga ka-erp. Again, kung may budget kayong pambili. Kasi minsan nasisiraan, hindi natin alam, napuputulan ng kadena. So, ito yung kung may budget kayo, bili kayo. Ayan. So, ayan yung ating mga bike. 5 most essential bike accessories na pwede niyong mabili dito sa Jacob Bike and Apparel Shop. Again, number 1, syempre, ang hand pump natin na Giyu. And partner niya is patch kit. Ayan, number 2. Number 3 natin is the tail light, yung Comet. Gandang klase na to. At syempre, MacPally ang headlight. And interior, lubricant, chain lubricant,
tools and chain cutter. Ayan. So ito extra lang ito mga Kerb. Sinama ko na lang. Ayan. Nakita ko lang to sa aking saddle bag. Pero ito lang talaga yan. 5 most essential. Ayan. So again, kung madadaan kayo dito sa Philippine Arena, syempre, silip kayo rito sa Jacob Bike and Accessories para may makita kayo dito kailangan nyo sa inyong pagbabike. So hanggang dito na lang ang aking video mga Kerb. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. This is Archery and goodbye. Bye-bye.